ang kwento na kailangan ninyong panoorin. Galing sa wala, yumaman. Pagkatapos, naghirap. Swerte na, minalas pa. Bilog talaga ang mundo. Dahil ang bilyonaryo noon, biglang naghirap at nasimot lahat ng naipundar. Paano nangyayari ang ganyan? Yan ang masaklap na kapalaran ng mayamang mag-asawa na si Rianne at Christina. Kaya ang tanong, may chance pa kayang naghihintay sa mag-asawang ito na naghirap na makabangon muli? Abangan ang kanilang kwento. Ito na ang kabuuan kung bakit pera na naging bato pa. Isang pouch po natin, meron po tayong 10 sachets, is collagen placenta and stem cell drink. Ano po yung benepisyo na kayang ibigay po nito ating J Smoothie? Tulad ng ibang online sellers ngayon sa social media, araw-araw ding kinakareer ni Christina ang pagla-live selling. Dedma, kahit magkanda paus-paus na nga sa kaka-sales talk. At kulang na lang ay magmakaawa sa mga viewers para lang i-check out ang kanyang mga tinitindang produkto. Pero sa maniwala kayo o hindi, ang online seller na si Christina, minsan sa kanyang buhay ay naging isang tunay na bilyonarya. 2001 ang magkakilala sina Tina at Rianne sa isang pribadong kumpanya na pareho nilang pinapasukan. Sekretarya doon si Christina, samantalang auditor naman si Rianne. Si Christina lumaki sa isang mahirap na pamilya, habang si Rianne naman ay galing sa pamilya ng mga Chinese-Pilipino. Love at first sight daw ang nangyari sa kanila. 2005, ikinasal sina Rianne at Tina. Nagdesisyon silang bumuo ng pamilya. Biniyayaan sila ng dalawang anak na lalaki. At para paghandaan ang kinabukasan ng kanilang mga anak, naisip nilang mag-asawa na pasukin ang mundo ng build and sell. Usong-uso dati yun. Tsaka malaking negosyo. Malaking pera. Pero magkano lang ang puhunan nyo nun? Nasa less than 4 million. Okay. Kailan mo nalaman, Tina, na ito na ang negosyo magpapayaman sa amin? Kailan mo naramdaman yun? Nung pumapasok na po talaga yung cash, yung talagang nakakaramdam na kami na pumapasok na yung million-million sa bank account namin. Yun, lalo po kami talagang nagpo-porsige na, sige, gawa pa tayo, damihan pa natin. Parang talaga po talaga nag-focus kami doon. Bili kami talaga ng bili po ng property. Pag natatapos na yung project, nag-iipon na talaga kami. Sa loob ng 12 taon na pagbi-build and sell ni Tina at Rianne, walang patid ang pagpasok ng limpak-limpak na pera sa kanilang buhay. Ang mga dating empleyado naging ganap na ngang bilyonaryo. At dahil the sky is the limit, lahat ng pwede nilang gawin gamit ang kanilang bagong nakamtan na pera na gagawa nila. Nakakabili ng mga magagarbong mga gamit, mga signature bags at relo. Halos nalibot na din nila ang buong mundo sa tuwing sila ay magbabakasyon. Name it, they can buy it. Nakapagpundar na nga din sila ng mga ari-arian gaya ng mga ektaryang lupa, bahay at resort na ipinangalan pa nila sa kanilang dalawang anak. Yung pinakarurok talaga na masasabi mong, grabe na talaga ito. Talagang mayaman na kami. Ayun, paano mo nasabi yun? Yung comfortable ka na, may peace of mind ka na, na kahit, for example, sa establishments na, sa mga restaurants or sa abroad, kahit saan ka pumasok, confident ka na kung anong gusto mong ituro, bilhin, mabibili mo . Hindi ka na tumitingin sa presyo. Hanggang sa umabot na ng bilyon ang bank account. Anong pakiramdam nun? Hindi ko ma-imagine. Kasi hindi pa ako nakarating dyan . Oo. Billion. Pareho lang naman ang Miss Kay, ng pakiramdam. Pero hindi na po kasi namin siya nabibilang. Alam lang namin na meron. Nagkakaroon ka ng peace of mind na lahat okay. Oo. Kasi secure ka na po. Yun po. Kaya doon din po nagsimula yung problema namin. Doon na nagsimula ang problema ninyo? Bilyonaryo na kayo? Nagka-problema pa? Sa dami po ng salapi na meron,
yun po, napasok namin ng iba-ibang maling investment at negosyo. So, doon po nagsimula ang pagguho ng finances namin tsaka buhay. Ang karangyaan na tinatamasa nila, bakit biglang nawala at nagkautang-utang pa? Ano ang nangyari at bakit biglang gumuho at naglaho ang bilyong piso na naipundar ng mag-asawang Tina at Rian? Makabangon pa kaya muli ang dalawa o tuluyan na kaya silang masasadlak sa kahirapan? Ang pagpapatuloy ng kwentong ito na pera na, naging bato pa, tutukan sa pagbabalik ng Rated Corina. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Malapit na siya matapos, Lab. Magkano kaya natin mababenta to? Naku, mababa dyan yung 15 million. Sa loob ng 12 taong pagbibuild and sell, naging bilyonaryo ang mag-asawang Christina at Rian. Pero ang pinaghirapang bilyong piso sa isang iglap, naglaho lahat na parang bula. 2019, kwento ni na Christine at Rian, may isang tao na lumapit at naghikayat sa kanila na mag-invest ng pera sa mga mamahaling relo. Sigurado, triple ang balik na ito sa inyo. Sigurado ka. Ang pangako ng taong ito, hindi lang doble kundi triple ang magiging balik ng kanilang pera. Ang mga bilyon biglang naglaho. Gumuho ang pinaghirapang buuin. Nag-negative pa. Paano nangyari yun? Since nga marami kaming hawak na salapi and cash, nagkahanap po kami ng iba-ibang vehicle or instrumento na pwedeng paglagyan. So, meron po kami mga nakilala na na-invite po kami na makipag-venture sa kanila. And then, yung una, maganda po yung kita. So, nainganyo. Ayan! As promised ko, ayan. Noong mga unang buwan, aminado ang bilyonaryong mag-asawa na regular pa daw silang nakakakuha ng komisyon. Pero kalaunan, ang mga taong kanilang kausap, hindi na nila nahahagilap. Dito na nila naisip na sila ay na-scam na. Ang masaklap, damay din nilang mag-asawa ang ilan sa kanilang mga kamag-anak na nag-invest din o namuhunan ng kanilang pinaghirapang pera. Nagka-pandemic, doon na po nag-umpisa. Hindi na po nakakabayad. Nag-close account po yung mga cheque, nagtumalbog po lahat ng mga cheque. Ang kasamaang palad, may mga kaibigan, pamilya po kami na nainganyo na mag-invest po sa amin. Nabigla po talaga ako eh, kasi hindi namin siya inaasahan na mangyayari sa amin ng bigla-bigla. Para makabayad sa mga kamag-anak na nadawit nila sa scam, kahit masakit sa loob, napilitan talaga sina Christina at Rian na ibenta ang mga naipundar nilang ari-arian. Sir, siguradin, babalikin sa loob. Pero parang hindi pa dito natapos ang kamalasang inabot ng mag-asawa. So pangalawang pagkakataon na naman, na-scam ulit ang kawawang sina Christina at Rian. Yung pangalawa po namin yung sa medical equipment po. Malaki din po yung exposure namin doon sa kumpanya na yon. Ganun din po, nung pandemic, hindi na rin po sila talaga nakapag-deliver sa amin. Wala pong pumasok na bayad. Binigla lang din po kami. Ano pang medical equipment yon? Mga malalaking equipment po na million yung halaga, like CT scan, MRI, X-ray po. Million na naman ang nawala doon. Million po. Oo. Daan-daang million. Daan-daang milyon. May isang beses po na, o hindi na, isang beses, araw-araw na, sa sobrang gutom po namin, hindi na po namin ginigising yung anak namin para mag-breakfast. Sa lunch na lang po namin sila ginigising para po nakasave kami ng pagkain po sa umaga. Umabot po kami sa point na kahit yung peach mango pa, hindi po namin mabili.
Kasi talagang walang-wala po talaga kami pera. Dapa na nga, lalo pa silang ibinaon sa ikatlong pagkakataon. Lagapak ang dalawa sa huling hagupit ng pagsubok sa kanilang kabuhayan. Bakit mo naisip na videohan yung masakit na eksenang yon sa buhay ninyo? Sinadya ko po videohan para pakita po dun sa hindi nagbayad sa amin kung anong gaano kasakit yung epekto na ginawa nila sa akin, sa pamilya namin. Makakabawi rin talaga. Dahil sa nangyari, tinamaan ng matinding depresyon si Christina. Madalas siyang nagkukulong sa banyo, umiiyak, humahagulgol. Maghapon, hindi matanggap na ang bilyong pisong kanilang pinaghirapang mag-asawa nasa bangko na lang sana, naglaho pa na parang bula. Durog man ang puso ni Rian, nakunan niya ng cellphone video ang kabiyak para magsilbing paalala na hindi sila susuko at muli silang babangon sa buhay. Pero isang pangyayari ang gumising sa kamalayan ni Christina. Yun ay nang makita niyang pati ang kanyang asawang si Rian, malapit-lapit na ring sumuko. Life must go on, ika na. Wala raw mangyayari kung habang buhay silang maglulugmok. Kapag nadapa, dapat matutong bumangon at tumayo ulit. 3 taon matapos silang ma-scam, napagdesisyonan nilang mag-asawa na ibenta na nga ang natitirang halos 1 hektaryang lupa sa Laguna para magsimula ng isang online business. Check out na po sa ating Yellow Basket. Nito lamang Mayo, ang mga dating bilyonaryo. Ngayon ay online sellers na ang kanilang mga binibenta. 3 ring produkto na tumbas ng 3 beses nilang pagkakadapa. Mga pampaputi, pampabata, at pampapayat. Mga products na pampamakeover ng itsura. Alam daw kasi ni Christina at Rian ang pakiramdam ng mga taong sumobra ang laki ng katawan dahil sila rin dalawa ay sumobra ang taba at timbang noon. At ano naman itong magic negosyo na napili ninyong pasukin pagkatapos ng inyong dilubyo na nagbibigay sa inyo ngayon ng magandang pag-asa? Umabot po kami ng timbang namin. Ako po, 200 pounds. 200 pounds? Ang wife ko po, 180 pounds. Hindi ako makapaniwala, 180? Ang laki nun! Sis, ganun ka kataba? Sobra po. Paano ka tumaba ng ganun? Stress eating po. Kailan mo na sabi sa sarili mo na kailangan mo na talaga magpapayat? Sumasakit na po yung dibdib ko. Nahihirapan na ako umakit ng hagdan. Parang feeling ko po tuwing naglalakad ako, parang may daladala ako sa likod ko na mabigat. Matapos ang matagal na panahon ng pagre-research at pagkonsulta sa mga eksperto, dito isinilang nina Christina at Rian ang produktong makakatulong sa mga katulad nilang nais pumayat at umayos din ang kalusugan. 2 klase ng juice ang kanilang finormulate. Tried and tested daw mismo nila ang mga ito. Buong pagmamalaki nila Christine at Rian, lahat halos ng mga ingredients na ginagamit nila sa kanilang mga produkto, imported pa galing Japan. Shinjiro. Shinjiro. Apo. Is to believe. Kaya naman po to believe din is, since nga na marami kami challenges na pinagdaanan sa buhay, nakalimutan kasi namin magtiwala sa sarili. So, Shinjiro is a reminder na magtiwala po tayo sa sarili natin. So, believe starts from us before others believe in us. Nandito po tayo ngayon. Malayo na nga ang narating nina Christina at Rian kung pag-uusapan ng kanilang mga grabing naging karanasan at napagtagumpay ang pagsubok sa kanilang buhay. Slowly but surely, unti-unti nang nababawi nina Christina at Rian ang dating buhay na inagaw ng mapaglarong kapalaran. Ang bahay na kanilang tinitirhan, patuloy ang kanilang pagbayad. Nakapagpundar na muli ng sasakyan at hindi na kumakalam ang sikmura dahil sigurado nang may pagkain sa pagkainan.
Pero malayo pa rin sila sa inaasam na pagkawala sa pagkalugmok sa kinasasadlakan nilang kahirapan. Kung meron man daw aral silang natutunan sa kanilang mga pinagdaanan, ito ay ang huwag nang maghangad ng sobra-sobra at matutong makontento sa kung ano at mayroon. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Hangad nila Christina at Rian ngayon na wala na sanang taong matulad sa nangyari sa kanila na maloko at ang pinaghirapang pera, naging bato pa. Huwag nating kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan, pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kilikili Underarm Serum. Yan. Pagmalinis sa malinis na ang kilikili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your kilikili.